tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinaka-importante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang Kasama Nyo Gabi-Gabi, Pangga, Ruth Abaw Live, sa himpilang mas todong lakas, DWIZ, Pangga, Ruth Abaw, Live. People of the Philippines, welcome sa programang Pangga Ruth Abaw Live Mystic Mondays. Ako pa ang inyong makakasama ngayong Lunes at kada Biyernes naman ng gabi, 8 to 9pm. Yes, ang inyong pangganika, ang unikaiha ni Pangga Ruth Abaw. Yes, here we are again. So para sa mga bagong tagapakinig, ano nga ba ang Mystic Mondays? Ang Mystic Mondays po ay tungkol, ang tinatalakay natin dito ay ang mga bagay na gusto ninyong malaman sa inyong kinabukasan. Yan. May mga tanong ka ba sa iyong kapalaran? Yan, future mo or kinabukasan or mo or ng ibang tao, when I say ibang tao, anak mo, apo mo, 'di ba? Kapatid mo, pamilya mo, ganyan. Yung mga ka-close mo naman o kalahi, kadugo mo naman, wag naman sana yung hindi mo kadugo. Yan, so yan ang ating tinatalakay dahil every Mondays meron po tayong nakakausap at nakakasamang guest psychic. And for tonight, our guest psychic ay si Sir Ed Caluwag. Yes, si Sir Ed Caluwag ang ating makakasama na mas kilala niyo siya bilang isang spiritual advisor or ano ba tawag doon? Naghahanap ng multo. Ano ba tawag doon? Ano ba yan? Sabi ko sana psychiatrist, hindi. Basta yun, nakalimutan ko na yung word. Talaga naman siyang tunay. Sa iba niyo siya nakikilala si Sir Ed. But this time, ang tatalakayin natin ang ating i-explore na kanyang talent ang kanyang pagiging psychic. Yan. So yan po ang ating tatalakayin for tonight. Pero kung may mga katanungan kayo na tungkol sa mga yumauna or unknown spirits, kung ano man ang nararamdaman nyo, sige, hayaan na natin yung itanong nyo dito. Kung may mga bagay-bagay man na gusto kayong malaman, basta yan. Sige, tanongin natin yan kay Sir Ed Caluwag. So this is question and answer with Sir Ed Caluwag. So basta ngayon, ito po ay tungkol sa inyong kapalaran. Mostly, ang tinatalakay natin dito ay ang inyong mga kapalaran. Also, pwede rin po kayong magtanong tungkol sa inyong mga panaginip. May tanong ka ba sa iyong panaginip na sa tingin mo kasing may kahulugan? Madalas kasi, meron tayong mga panaginip na it's either may mensaheng pinaparating sa atin or yun yung mga mensahe, it's either warnings, 'di ba, or may nakalimutan, 'di ba? Usually yung mga yumaong may ganun daw, parang may mensahe na gusto, may nakalimutan, may gustong gawin, unfinished business, yun yung mga sinasabi. Yung iba naman, warning signs for you, ano ba nangyayari sa iyo? Lulokohin ka na ba? Iiwan ka na ba, 'di ba? Or magiging mapayapa na ayong buhay. Ako lately, ang mga napapanaginipan ko, bahay at lupa. Tingnan niya natin, tatanungin ko ngayon kung anong ibig sabihin kapag bahay at lupa. Parang bagong bahay, ganon. Sana totoo, no? Yung mapapagising mo na lang parang, ay, panaginip lang. Pero ayun na nga.
So ayan, so kung meron kang tanong tungkol sa mga yan, handang sagutin yan again ng ating guest psychic na si Sir Ed Kalua. Yan, yan ang ating guest psychic for tonight. So kung meron ka, ayan, nauna na si Sir Reynaldo sa inyo lahat. Reynaldo M. Villamor, Sir Reynaldo, ito. O ayan, o sige, tignan natin yan. May pag-asa ba ako sa politika? Okay, sige, mamaya tatanungin natin yan. Ay, parang Sir Oma, no? Okay. Ayan, sige, ipila natin yan. Pwede naman eh, basta ipipila natin. And basta, ang questions nyo should answerable by yes or no. Katulad ng tanong ni Sir Reynaldo. May pag-asa po ba ako sa politika? Yan, that is answerable by yes or no. It can be flat yes or it can be flat no. Kumbaga, parang maaari si Sir Ed magdagdag or pwede rin namang yun na yun. Yes. May pag-asa. Yan, di ba? So yan, yan po ang ating tinatalakay ngayong gabi. So para makasama sa ating question and answer portion with our guest psychic, mag-text na sa ating hotline number na 0950808865. Again, ang ating hotline number na pwede ninyong i-save dahil ito ay every Mondays nating na number, Mondays and Fridays. So kapag ka meron ka mga tanong na sa kapalaran mo na within the week na isip mo, i-text mo na agad sa akin. Walang problema yan. Ating pinipila yan. Ito po ang ating hotline number. 0950808865. There you go. Kailangan kumpleto ang detalye ng inyong text. Ang tatanggapin ko lang po ng messages or comments ay dapat kumpleto ang pangalan, birthday, at eksaktong tanong. Again, when I say eksaktong tanong, ito po ay dapat answerable by yes or no. So aantayin kayo mga text ninyo, alright? Alright. Available din po tayo mag-comment sa ating DWIZ88's Facebook Live. Kung wala kayong pang-text pero meron kayong internet connection, tayo ay live ngayon sa DWIZ88's. So hanapin nyo lang po sa Facebook, okay? Again, DWIZ88's, makikita nyo po tayo dyan. Alright, where is it? So bansamantala, bago natin unahin ang ating kinabukasan, syempre, tiyakin muna natin na okay tayo ngayon pa lang. Bakit? Paano mo makakamit yung future mo kung ngayon pa lang, di ba? Yun na lagi ko sinasabi dito, yung haggard na haggard ka na. Parang wala ka ng kapaguran sa sarili mo, di ka nakakatulog ng maayos. Yung ngayon pa lang, parang ako sa akin, sa edad kong mga 20s. Yeah! Ayaw sabihin, no? 20. 20 lang po ako. Yan, di ba? Na parang gugustuhin sana natin na ganyan lagi ang energy natin. Na hindi na umuusad, di ba? Yung edad natin umuusad, pero yung energy natin at yung puso natin still young at heart, di ba? Yan ang gusto natin eh. Pero paano ba makakamit yung mga ganyan bagay-bagay? Una sa lahat, dapat inaalagaan mo ang sarili mo. Di ba? Dapat ngayon pa lang, nagbo-vitamins ka na, nagbo-multivitamins ka, and why not try Krebsy Multivitamins? Again, Krebsy Multivitamins po ito. Hindi po siya vitamin C. Hindi lang siya vitamin C. Ito po ay punong-puno ng kung ano-ano mang anik-anik na multi vitamins and minerals, okay? Na talaga makakatulong sa inyo. Ngayon, ayan, pwedeng-pwede nyo yung i-search sa ating, kung nasa Facebook na kayo, i-search nyo po ang Krebsy Multivitamins. Ang spelling po ng Krebsy, K-R-E-B-B-C. Again, spelling ng Krebsy, K-R-E-B-B-C. Ang meaning niyan is Krebs cycle. Kung meron kayong mga nurses or mga doktor na kakilala, pwede niyo tanongin yan, ano ba ibig sabihin ng Krebs cycle? Para naman sa gayon, mas maiintindihan ninyo kung mas maiintindihan ninyo. Kasi masaya ako, John. Scientific kasi yan. Kaya huwag kayong malilito dahil ang Krebsy ay hindi lang siya
vitamin C. Usually kasi sinasabi, Krebs C ay vitamin C yan. Hindi po, okay? Nakailang ulit na ako, hindi po talaga. Huwag natin ipilit. So, ayan, multivitamins po ang ating Krebs C. Ang ating Krebs C, okay? Na talaga yung makakatulong sa inyo. Like, for example, ako. Magkakaroon ako ng mga araw na feeling ko tatrangkasuhin. Pero dahil naman kasi, grabe naman ang Ariba. Grabe naman kasi ang galawan for today's video, di ba? Ganun talaga eh. Kaya kung gusto mo na mas, lalo na ngayon ha, ang taas na mga bilihin. Napapaisip nga ako, sabi ko, sa daily routine ko, sabi ko, kaya ko pa yatang magtrabaho. Kaya ko pa kaya magdagdag ng income. Kasi sa energy na binigay sa akin ng Panginoon, sa araw-araw naman ay binigay talaga ng Diyos, eh talaga namang, yun kasi yung maganda na binigyan sa atin itong ganitong Krebs C multivitamins na makakatulong sa atin to earn more and to be more. Yun ang lagi ko nilalagay sa ating Krebs C Facebook page. You have to live more dahil una sa lahat, ang bilihin, it's more. Much more than yesterday, di ba? Kailangan ngayon, doble hataw tayo. Hindi pwedeng ganun-ganun lang, di ba? Doble hataw, ganun na ang kailangan talaga ngayon. Kasi nga, di ba, ang bilihin. Paano pa? Mataas ang bilihin. Tapos narag ka pa. Di ba? Para may post nga sa atin, may nag-share sa ating Krebs C Facebook page na yung effect daw sa kanya ng Krebs C, pumuti at talagang kuminis ang balat. Pumuti daw siya at kuminis. Sila ang pumunta kayo sa Krebs C Multivitamins, makikita niyo yung mga post, yung mga comments ng mga tao. Nire-share ko yan, yung mga ini-edit na mga yung mga pictures. Lahat po yan galing sa comment section. Ito na naman. Ito sabi ni AB Cruz. Totoo ito. Knock out ang first son pag naka-Krebs C. O, di ba? Eh, kaya naman talaga gaganda ang kutis mo. Kasi nga, knock out ang first son. Ano ba? Ito si Ma'am Tess del Rosario. Lakas sa energy ng Krebs C. 3 a.m. pa lang, nagluluto na ako. To ang tulog ko, 11 p.m. Dalang Krebs C lang bago matulog. Sarap na natulog ko. Bawi-bawi na. Yan ang importante. Yung nakakabawi ka, di ba? Hindi yung sa next life ka na bumawi. Dapat this life, bawi-bawi ka rin. So, ayan. So, para sa iba pang informasyon kung ano ang kayang gawin ni Krebs C, i-like at i-share ang ating Krebs C Facebook page. Dahil nag-share ka na rin lang ng kung ano-anong pagiging marites mo dyan, i-share mo na rin ang good news. Why not, pok not? Ayan, so para magkaroon pa ng mas malawak na pag-iintindi, ating pakinggan ang isa sa success story ng Krebs C. Magbabalik po ang Pangga Ruth Abaw Live Mystic Mondays. Pangga Ruth Abaw Live. Ito ang BWIZ 882. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebs C. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Nasa kabilang linya natin si Mr. Butch Agid, taga-Takurong, Sultan Kudarat. Sir Butch, good evening! Good evening, madam. Ayan, kumusta na po kayo? Okay rin, okay talaga, madam. Ayan, ilang taon na po si Sir Butch at taga saan? 63 years old. Taga-Takurong, Sultan Kudarat, tama po ba? City. Takurong City, okay. Ano po ang dahilan kung bakit naisip niyong mag-take ng Krebs C? Hello? Ano po ang naisip niyo, Tatay Butch, at na bakit kayo napainom ng Krebs C? Narinig ko yan sa dito sa program niyo, tapos sa sinubukan ko mag-inom ng Krebs C. Mm-hmm. Eh, napansin ko na okay talaga. Mm-hmm. Ano po bang sakit niyo? May diabetes daw po kayo?
May diabetes ako. Oo, ano po yung sugar niya dati, Sir Butch? Ah, minsan, 340. Wow, grabe. Ilang taon na po kayong ganyan ang sugar ninyo? Since 2003. Since 2003? Pero may iniinom po kayong mga gamot, pampababa ng sugar. Mayroon noon dati, pero medyo nahirapan din ako eh. Hindi man din, isa-isa gastos, ikadalawa, parang hindi man din magbaba. Ah, so inom ka ng inom, tapos wala din naman nangyayari, hindi rin bumababa ang sugar mo. Wala din nangyayari, takot ako na maalo ako sa kidney care ko ba. Ayun, oo, natakot ka, baka mamaya yung kidney mo ang tamaan. Yes, madam. Tapos, pero kayo daw po ay matagal na kayo umiinom ng Krebsy. Nung uminom po kayo ng Krebsy, ano po ang nangyari sa sugar nyo? Uminom po since 2014. Okay, okay. So, first time ko sinubukan ko yung Krebsy, galing kay Tita Dang. Kaya hanggang ngayon, mula 2014, hindi ko na binitiwan yung Krebsy. Wow. Kumusta po ang sugar nyo, Sir Butch? Medyo 110, 119, yan lang. Sandali, Sir Butch, ibig mong sabihin dati na yung 300 na blood sugar mo, na umiinom ka ng maintenance medicine, hindi napapababa. Pero sa Krebsy, bumaba ng 110 hanggang 119 lang ang sugar mo ngayon? Yes, madam. Wow! Okay, ano? Gano po karaming Krebsy ang iniinom nyo ngayon araw-araw? Isa sa umaga, isa sa gabi. Adi, malaking tipid po ba kumpara dun sa iniinom yung mga maintenance meds dati? Oo, malaking kuwan namin, malaking kuwan yun eh. Malaking bawas? Oo, bawas. Oo. Ay, yung ano din daw po ba yun, nagkaroon din po ba kayo ng problema sa blood pressure nyo dati? May high blood din. Oo, gano'n po kataas ang high blood? Gano'n kataas ang blood pressure? 280. Wow! 280? Ngayon nagbaba na lang 120 over 120 over 90. Sandali. Sir Butch, yung dati pong mataas ang BP nyo, umiinom din ko yung maintenance medicine dati noon. Umiinom din ako, pero hindi rin nag-ano eh. Hindi rin bumababa. Hindi. Kaya hindi ko yan na ano, na dala sa hospital dahil sa hindi pa ako nag-asik. Okay, sandali po. Kasi hindi kayo madalas mag-take ng mga maintenance medicine kaya na-hospital kayo, ganun po ba? Hindi ko pala subukan yung Krebsy noon. Oo, wala pang Krebsy noon. Hindi pa napusubukan. Ngayon nang nasubukan nyo ng mag-Krebsy, kumusta na po yung blood pressure ninyo? Medyo okay talaga. Maganda na yung pakiramdam ko. Krebsy. Hindi na po tumataas wala ang BP nyo. Wala na akong maintenance sa yung Krebsy lang. Wow! Ang ganda naman ano. Malaki wala tipid. Wala na. Inalis ko na lahat yung maintenance ko na kwal. Krebsy na lang yung nabibili ko. Pero Tatay Butch, kayo po ba regular din na nagpapa-check up? So alam nyo na, normal ang BP nyo, normal ang sugar ninyo, ganon? Oo, kasi mayroon akong kwan, pati yung sa sugar, mayroon akong monitoring. Mayroon ka nung ano, yung pang-prick? Mayroon ka ba nun? Oo. Para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin, kasi ganito eh, yung iba kasi, di ba, kagaya ninyo, sinasabi ng iba na, ay wala na, nag-maintenance na ako, hindi na ako makakawala sa maintenance. Ano po ang ginawa ninyo para mawala po yung maintenance nyo at mag-normalize ang sugar ninyo? Krebsy lang po ba talaga? Krebsy talaga. Oo. Wala, pagkagising ko yan sa umaga, nagainom na ko ng Krebsy. Okay. Tapos pagkagabi, pagkalasize, mag-inom na ko ng Krebsy. Oo. Sa pagkain, may binawas po ba kayo? May tinanggal kayo sa pagkain ninyo? Ang kinakaya, ang maintenance ko sa pagkain lang, bigas na mais. Bigas na mais, okay. Oo. Tapos ano, pero may ulam kayo, ganyan? Oo, may ulam din, may ulam din. Pero ito pong bigas na mais na sinasabi nyo, kahit noong nagme-maintenance medicine kayo, yun lang ang kinakain nyo talaga? Oo, yun lang ang kinakain ko. So ibig sabihin, bigas na mais. So ibig sabihin, sa pagbaba po ng blood sugar ninyo, wala pong iba talagang napapansin ninyo na kagawa nito, yung Krebsy lang? Krebsy talaga, Krebsy. Kasi alam mo, kundi Krebsy, sigurado, hindi na ako siguro makwamba. Kasi ano makalakal ito, talagang parang very strong talaga ang katawan ko. Kumataba ako eh. Bakit dati po ba hindi kayo nakakalakad ng maayos? Hindi masyado, kasi mahina ang katawan ko ba? Mahina ang katawan ko.
Dahil sa hina ng katawan niyo, hindi kayo makapaglakad. Hindi masyado. So ngayon, sumigla kayo at tumataba kayo kanyo. Oo, tumataba kayo. Ayun, yun ang maganda. Ang hirap ng matanda. Tapos ito pa, yung pagtulog niyo daw ho daw, natulungan din ng Krebsy? Oo. Talagang kwan. At so maganda yung niyan ka, kahit hindi ka makatulog sa huli, kung halimbawa mayroong kang kwan, mayroong mga okasyon, hindi kang parang mapuyat. Hindi ka mapupuyat yan. Hindi parang malakas ka rin pagka umaga. Oo, dire-diretso. Tapos eto pa, sandali. Naging aktibo daw uli si Barangay Chairman, Tatay Butch. Talagang kwan, yan ang talaga. Dati-dati yan, nag-ano kami. Kung kwan, nagabihin ko lang gamot sa iba. Na pag ano, pero ngayon, di na. Talaga ba? Na. So lumala pa na ngayon? Wala na, iniwasan ko na yun sa mga kwan. Okay. Oh. Eh sandali, pag sinabing gising si Barangay Chairman, eh meron naman po ba, andiyan pa po ba si Mrs.? Meron pang ano, meron pang nangyayari? Oo, mayroon pa. Oo. Eh, buti hindi mo nagulat na. Ano ba yan? Bakit biglang ganyan? Di ba nagulat si Mrs.? At marami rin ng kwan na ano, hindi na yung kwang-kwang talagang ano. Pati sa iba. Sandali, anong pati sa iba? Pati sa ibang babae? Ganon? Kasi marami sila. Sandali, Tatay Butch, maiba ko. Kayo po ba'y Muslim? Muslim ako. Okay, Muslim. Nag-fasting ako ngayon eh. Ay, bakit? Ramadan po ba ngayon? Ramadan. Ay, Ramadan pala. Ramadan pala. So, ibig sabihin... Ikatatlong araw ng Ramadan. Ay, ikatatlong araw ng Ramadan. So, ibig sabihin, Tatay Butch, kasi sa inyo, pwede ang maraming babae. So, sa'yo, yung Krebsy na gagamit mo sa maraming babae. Ganun ba yun? Kasi alam mo dyan, talagang kahit magpunta ko dyan sa Manila, nagdala-dala ko ng mga kwan na para si Barangay Chairman, talagang para mag-strong. Okay. Pero ngayon, hindi na ako lang kwan ng Krebsy lang. Krebsy na lang, aba! So kung dati, kailangan mo pang uminom ng kung ano-anong mga supplement para... lang si Barangay Chairman. Yung pampatigas. Yung supplement na kwan na binibili sa butika. Pero ngayon, hindi mo na kailangan yun. Krebsy lang, okay ka na. Hindi ko na kailangan. Starting 2014, wala na yun. Sandali, nakakailan ka sa isang linggo? Ay, halos araw-araw, pwede. Ano yan? Iba-ibang babae yan, Tatay Butch? Ang tindi mo sa edad na 63 years old, ah? 63. Alam mo naman yun, alam mo naman dito sa Pilipinas, Mindanao. Maraming mahilig na mga tinatawag na mga tawag sa kwa na may vitamin C. Okay. Sabi nila. Alam mo naman yung mga kwa dito sa Mindanao eh. Tapos wala rin, Krebsy lang pala, katapatan o. Krebsy yung katapat. Ayun, nakakatawa ka naman. Ayan, okay. So, marami na namang maiinggit kay Tatay Butch. Ulitin ko lamang po, si Tatay Butch ay 63 years old. Pero sa ngayon, hindi na siya umiinom ng mga supplement na pampatigas. Krebsy lang at gabi-gabi siyang nakikipagtalik. Ayan. Tsaka yun nga, Tatay Butch, para dun sa mga nakikinig sa atin. Unang-una, yung mga maintenance meds niya kanyo, natatakot kayo kasi unang-una baka tamaan ng kidney ninyo. Tapos hindi naman gumagana, no? Wala. Samantalang sa Krebsy, ito na ang ginagawa niyong pinaka-maintenance ninyo. Safe pa sa inyong kidney. Tapos effective. Paano, Tatay Butch? Effective talaga yan eh. So, Tatay Butch, finally, ano po ang may advice niyo sa ating mga listeners na kagaya ninyo na napakataas ng sugar at diabetes at blood pressure noon na napababa ng Krebsy? Ano po ang may advice niyo sa kanila? Ay, sana lahat na yung may sakit na diabetes at sa kwan, sana magbili sila na mag-inom sila ng kwan Krebsy. Kaya na makabubuti sa talaga sa kanila.
Ayan, okay. Tatay Butch, nako, maraming salamat po sa inyo at hari nawa, Tita Dang, sana masuklian natin at magawa nating brand ambassador si Tatay Butch dito sa Tacoron Sultan Kudarat para matulungan din tayo sa pagpapalaganap ng Pepsi. Tatay Butch, maraming salamat po! Maraming salamat din! Okay, good night, bye-bye! At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Pepsi. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Tangga, Ruth Abao. Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Okay, tayo nagbabalik sa programang Pangga, Ruth Abao Live, Mystic Monday. So ayun na nga, ano? Inyong napakinggan, ang isa sa success story ng ating... Nagtatrabaho din kasi ako. Okay, ng ating Krebsy, ayan na nga bang sinasabi ko. May kausap po kasi ako po ang sumasagot sa ating Krebsy Multivitamins Facebook page. Ako po ang inyong kausap. So ayan, kasi may gustong humingi ng bank account. Yes po, it's still the same. Yan pa rin po. Okay, sige, fine, double tasking tayo. Sabi ko kanina, di ba, kayod kung kayod, hataw kung hataw. Bakit? Ang dami nating kailangan bilhin. At ayun na nga, no, para makamit naman natin ang panaginip nating bahay. Why not? So ayan na nga, ano? Nasaan na tayo? So napakinggan ninyo. Ito na nga, may good news tayo. So pagkatapos ninyong malaman ang tungkol sa mga bagay-bagay sa ating Krebsy Multivitamins, detail naman tayo sa ating ongoing promotions. Yes! Saglit lang. Nasaan na siya? Wait lang po, Ma'am Claudette, if you are watching, just watch and listen. Okay. For the month of December, December 1 to 31, tama ba? May 31 tayo, ano? Tama ba? Let's check. 31 yesterday, once more from the top. Yeah, so we have December 1 to 31, available again ang one box with 30. Bumili ka ng one box, meron na siyang kasama na 30 capsules for free. That is, again, for one month worth of Krebsy for free. Bumili ka ng one box, more and more and more ang ibibigay sa'yo. Di ba? Dahil ito po ay mas nakaka-save kayo. Kumbaga, naalala nyo nakaraan sa ating Mercury Drugstore, sa mga Suki card holders, meron tayong mga... may discount tayo na 16.25 per capsule ang Krebsy. Diyan ang pinakamababa. Guess what? Guess what? May pag-guess what? Ang itong one box and, what do you call this? One box and 30 capsules for free. Katumbas nito, ang per capsule natin lalabas ay 15.77, 15 pesos and 77 ang ating Krebsy kapag bumili ka ng one box with 30 capsules. So isipin mo yung minura. Mapapamura ka talaga. Wag naman sana magmura, 'di ba? Pero yun siya, yung nakukuha mo sa Mercury Drug before na merong promotion na 16.25 per capsule of Krebsy dito sa atin sa Shopee, sa Facebook, and also sa ating Krebsy hotline numbers, available ang one box with 30 capsules. Lalabas, ang per capsule niya ay 15 pesos and 77 centavos.
15 pesos, gano'ng karami yun. So kumbaga parang lalabas na ang maximum, ang from minimum discount is 492 pesos ang na-discount mo hanggang 615. Maximum discount mo ay 615 pesos. Ano na maaabot ang 615 pesos mo, Dai? Sinasabi ko talaga sa'yo. Kaya yung pagbili mo ng mga bagay-bagay ngayong Pasko dahil nakabonus ka, bumili ka na. Bakit? Kasi hanggang December 31 lang siya. Makabumalik? Maaaring bumalik dahil this is popular na talagang hinahanap-hanap itong 1 box and 30 capsules na ito. Ngayon, siyempre matatapos siya. Abang-abang na lang po tayo kung maaaring bumalik. Katulad po nito kasi kakabalik lang eh. Pag bumalik, uy mo na. Pero hindi kasi natin alam kung kailan siya babalik. Yun ang, that's the problem, my dear. Wow, my dear. Okay, alrighty then. So this is available sa ating Shopee. Okay, okie-dokie. Ayan! So, where do we go now? Ayan, so ilike at ishare ang ating page to spread good news. Maaari ding tumawag or mag-text sa Krebsy hotline numbers. Again, ito pa ang ating Krebsy hotline numbers. For smart Sun and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. And for Globe and Touch Mobile subscribers, 0915-238-8833. At ayan na nga, ito na nga tayo mga friendship. Ang inyong katanungan tungkol sa inyong mga kapalaran o hindi kaya sa inyong mga panaginip sa pagbabalik ng Pangga Ruth Abaw Live, Mystic Mondays. Pangga Ruth Abaw live. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Pangga Ruth Abaw live sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Ayan, welcome back sa programa Pangga Ruth Abaw Mystic Mondays. Kasama niyo pa rin po ako ang inyong panganika, ang unika iha ni Pangga Ruth Abaw. So bago natin i-welcome si Sir Ed Caluwag sa mga gusto pang humabol para mabasa ang kanilang kapalaran, i-text na ang kumpletong pangalan, birthday at eksaktong tanong sa 0950-808-8865. May madelay, saglit lang. Buksan nga natin itong Facebook Live natin. Ayan na nga, may mga message. Oops, sorry po. Pasensya na. Ang dal-dal ko talaga. Okay, ayan. So meron siyang... Alright, Sir Elmer, may tanong din kay Sir Ed Caluwag. So ayan na nga. I-welcome na natin ang ating guest psychic for tonight, Sir Ed Caluwag. Hi, Sir Ed. Magandang gabi po. Hello, Nika. And hello po sa lahat ng tagapakinig ng Pangga Nika Mystic Monday. Yes, Sir Ed. Maraming salamat at nakasama na naman po namin kayo dito sa ating programa. Kamusta po kayo, Sir Ed? So far, okay naman. Medyo haba-habang pahinga. Sorry, ano po yun, Sir Ed? Wala pang shoot ngayon, kaya sa bahay lang. At baka Yes, ayan. Sir Ed, pwedeng may chance ba na malakpalakasan ang audio natin para
Para medyo mahina po ang inyong boses. Check ko lang. Pero nagsistatic din eh. Bakit kaya nagsistatic? Siguro eh. Saka... Sir Ju, kaya-kayang malakasan natin ng ano? Ayan, tatawagan daw po kayo ulit, Sir Ed. Hello? Tinatawagan na ba? Tinatawagan na ba? Binibaan lang ba ako? Ganun-ganun na lang ba yun? Ganun-ganun na lang yun ang babay? Ah, sige, antayin natin si Sir Ed matawagan ulit. Alrighty then. Dahil dyan, abay natin siya. Sumagot tayo sa Cribsy Facebook page. Hindi, ito muna tayo. Sabi ni Sir Elmer Cleo, maayong gabi po sa tanan. Ayan. Teka lang ha, bubuksan ko lang ako. Huwag mo na, wait lang. Bubuksan ko, hindi na nga, huwag na nga lang. Kasi dal yung sarili ko. What? Sir Ray, Pastor Ray Burile, hello po, magandang gabi po, Sister Nika. Hello po, and kay Ferrer Dong Mojica. Two thumbs up. Yes, talaga naman. Meron din, mabuhay. Shout out sa tropang Extra Rice. Galing kay Mon Samson from Manila Bulletin. Ayan, calling na raw ulit. Sige. Ano ba yan? Ano kasang tama? Yan po mangyayari sa inyo sa Krebsy. Kasi sumasagot talaga tayo sa ating Krebsy Facebook page. Ako po ang inyo nakakausap. Pes po nakapag-deposit na kay. Okay. Landays po kaya. Okay. Alright. Wait a minute. Kaping mainit. Mahina ang kalaban. Namaya po sasagutin ko kayo, Ma'am Claudette. Aha. Wait lang po. Okay. Andiyan na ba si Sir Ed? Pwede mo magkakot na ako? Okay. Sige. Gusto mo yan, Nika eh. galing, no? No? Ganyan po talaga pag hataw na hataw, pag maraming energy, di ba? Pag marami kang energy, nagpa-programa ka na, sumasagot ko pa sa page. Sinong masipag? Taray! Gusto natin yan. Ayan, Sir Ed, are you there? Yes, okay na ba? Yes! Wow, lumakas lalo ang boses ni Sir Ed. Ayan! Sir Ed, are we ready? Yes, let's go. Simulan na natin. Alright. Very good. Okay, eto naman po. Umpisa natin. Makakatapos po ba ang mga anak ko? Sabi ni Gian Nicole Villamayor, April 19, mga anak. Mga anak yung tinutukoy niya, no? May binanggit bang exact number? Kung ilan true. Sila? True. Wala siyang sinabi. Oo. Kasi... Mas maganda kasi yung specific tayo kasi kung sasagutin natin yan, mga anak, so ilan yung mga anak? Tapos ang question niya is makakatapos ba yung mga anak niya? O una-una, hindi, wala tayong background, baka mamaya grade 7 pa lang yung isa. So at least malaman muna natin yung ilan sila para mas makapag-focus tayo dun sa tanong niya. Pero anyway, sige, try natin para hindi naman ma-disappoint si listener natin. Okay? Yes. Apo. Okay. Let me try. Mga anak. Okay. So, yun na nga yung sinasabi ko, no? We're pertaining about dito sa number, kung ilan tong mga anak na to. Dito sa card ko, meron akong nakikita na may isa sa kanila, yung possibilities na hindi matapos. Not necessarily hindi niya matatapos yung kanyang pag-aaral per se, pero mukhang magkakaproblema in between dun sa pag-aaral niya. I think it's second child siguro, sa pangalawa. Sa pangalawang anak. Yes, kasi nga wala tayong specific number, no. Pero I'm picking up a number na pang second. So yun lang yung malakas na naramdaman ko na na-receive ko at doon lumabas yung nakita ko sa card na in between doon sa kanyang studies, yung pag-aaral niya, mukhang mayroong magiging problema. Pero mas maganda specified sana sa yung tanong para mas okay
True, true. Yes, oo. Pwede kailangan naman sinabi yung pangana, yung pangalawa, yung bunso. Sana ganun. Kasi yes, kung pakayaw yung true question, sabi ko nga, masyadong generalize yung question, I would just say yes or no lang. Pero at least meron akong nakita. Ayan, oo. So kailangan kasi mas klaro. Katulad po ng sinabi natin kanina, as much as possible, this should be answerable by yes or no. So sino nga naman kasi talaga doon sa tinutukoy? Hindi naman po pwedeng isa-isahin lahat. Okay. O, ito, unahin natin ang ating suki, Sir Ed. Si Sir Elmer Ecleo, anyon. Ayan. May pag-asa po ba ako mag number one sa darating na 2023 barangay elections on October 30th next year? Okay. So, medyo malayo pa yung kanyang tanong na pero try natin. Apo. Ang question niya is mag number one, ano? Mag number yes one. So, very specific. O, kumbaga, ang question niya is very specific, mag number one. Yes. Okay. To be honest, sir, ano, dito sa question mo, I think makakapasok naman, pero it's not number one. Hindi po number one yung slot. Hindi, kasi yung, actually, lumabas yung ace. Yung card na ace dito, ace of wand, which is symbol for yung tinatanong mo kung number one, kaya lang it's in reverse position. So, makakapasok ka, but hindi mo ma-achieve po yung spot na gusto mo, number one. Pero, makakapasok. Para sa akin, malaking bagay na yung makapasok. Parang yung number one, parang ano, sobrang bonus na talaga yun. Pero yung makapasok at makapagsilbi, makasilbi ka sa mga, di ba? Parang okay na rin yun, Sir Elmer. Congratulations in advance. O, di ba? Ayan, okay. Dito naman po tayo, Sir Ed. Kay Reynaldo M. Villamayor Jr., June 22, 1967. May swerte po ba ako sa kapalaran gaya ng raffle or numbers of game. Okay, may game of chance yung kanyang tinatanong. It's all about the game of chance. Yes, may isa pa po siyang tanong. Ay, actually tatlo. So isahin po muna natin yung kapalaran sa kung may lucky ba siya sa yon. Okay. Raffle, lotto, kung ano man. So this is answerable by yes or no. Yes. May pag-asa ba? Swerte pala ang tanong niya. Kung swerte ba ako sa numbers game? Sa kumbaga game of chance. Yes. Yun pala ang tawag ko. Game of chance. Okay. Doon sa question niya po, kung meron siyang spot o meron siyang swerte doon sa game of chance, the answer is no. Hindi okay po, hindi ka po, hindi mo po maa-achieve. Kumbaga, hindi mo ma-achieve kung iaasa mo dito yung ano mo, yung luck mo. Pero actually, wala po eh. Yung siguro darating ka lang sa point na madalas yung hugging yung talo. Kumbaga, almost doon lang. Consolation would be nice, pero yung jackpot, wala po. Wala. Okay, ayan. Ang second question niya, Sir Ed. May pag-asa po ba ako sa politika? Okay. Mga politician yata itong mga listener natin ngayon. Yes, mukha nga. We're trying or gustong pumasok, gustong tahakin ang pamumulitika. Okay. Pagpupulitika. Doon po sa question niya, no, na kung may chances siya sa politics, ito po yung politics sagot. Kung ang makakalaban niyo po ay babae, I mean, makakatapat nyo doon sa slots o doon sa spot ay babae, medyo tagilid po kayo. So, kumbaga, sa ngayon pa lang po, pakiramdaman nyo na kung sino ang posibleng tatakbo na babae na makakatapat nyo. So, kung iyon ay tatakbo at yung position niya, tatakbuhan niya is the same as yours,
eh pwedeng mag iba kayo ng ano, kumbaga ano ba yung ibang posisyon? Yes. Kunwari, kapitan, yung tatakbuhin niya, tapos babae yung tatakbo, medyo tagilid siya. Ah, okay. Sa matching po, ano. Pero kung gano'n, di, why not try mo yung pagiging konsehal? Kasi, hindi siya yung makakatapat mo. Oo. Eh, paano kung may babae din sa mga counselors? Ang dami ng counselors. Hindi po gano'n yung, ano, kasi kung ang sinasaat nag-uusapan natin is yung main position. Kasi kung tatakbo siya as ang direct niyang katapat o katunggali is babae, tagilid po. Ah, okay, okay. So kumbaga parang yung mga position na one-on-one battle, parang gano'n? Yes. Yung kumbaga your ano eh, kumbaga parang sa position nag-a-apply kayo sa isang position. Kung ang makakatapat niya po ay babae. Yun po yung base po dito sa akin, cards, no? Yun po yung sinasabi. Yes. Kung babae yung makakatapat, medyo yung chance out of 10 is medyo slim. Nasa 3 lang po yung chance na nakita ko. Okay, ayan. Malayo. Sir Ed, ang ano naman niya, ang third question niya, kung sakali may binibenta ka ba or may makukuha ba siya mga ganito? Ano daw po ang kanyang lucky charm? Pag tungkol po sa lucky charm, mas prepared ko po na makaharap yung tao kasi I'm going to read the energy. Opo, yung personalized po kasi hindi po kasi ako nagbebenta ng mga ganyan kasi ayoko yung generic. Gusto ko yung gagawin ko ay match dun sa tao. So I must read the energy first at alamin ko ano ang katumbas nito, ano ang katapat nito, ano ang magiging magaan para dun sa tao na with that level of energy. Ah, okay. Oo, kasi yun na yung maganda, no? Yung personalized na, kung ano ang kailangan mo talaga, yun ang makuha mo. It fits the puzzle, hindi yung kung ano lang, no, Sir Ed? Opo, kasi po, actually, pwede naman bumili ng crystal. Yung crystals, pwede naman yan. Kumbaga, according to your birth. Kaya lang, para sa akin po, we can energize it according to your needs. That's why, mas gusto ko po na binabasa ko muna yung energy ng tao para kung itatapatan ko siya ng bagay, dadalhin niya as amulet or charms, eh dapat match niya. Yes, oo. Maski naman ako, kung ako sakali, mas gugustuhin ko yung personalized kesa sa generic lang. Kasi mas alam nga eh, di ba? Kung ano ang saan ka sa swerte. Eh, kung saan ka kinakailangang mas maswerte. Tama po, no? Yes po, yes. Kasi hindi namin alam eh, like Sir Ed, di ba? Kunyari, like for example, ako. Sa palagay ko sa nangyayari sa akin ngayon, malas ako sa love life. Kunyari lang, ha? Kunyari lang. Tapos, ang ginawa ko ngayon na charm is for love life. Hindi ko naman alam na after a few days, magiging okay na. So, hindi pala. Halimbawa, feeling mo problemado ka sa love life, medyo malayo yung love life sa'yo. Tapos, gumamit ka ng quartz like rose quartz, which is para dito sa problema mo. Pero, after a few days, a few months, okay na yung problem mo with the love life, ibig sabihin, nag-work na yung ano, pero iba na pala yung kailangan mo. Oh. So why not we produce something that is connected to you all year round? All year round, yun. Yun sana yung gusto kong tanungin. Okay. Oo, tama naman. Ganda noon yung all year round. So sakto na mag-January na, isama mo na, di ba? Yung pang isang buong taunan na, isang gastusan na yan, di ba? Tama naman. Okay. Tama po yun. Kasi ako din, ayoko din naman yung babalik ka sa akin kasi iba na naman yung needs mo. So, problema. Pwede naman natin i-connect yan with your energies eh. Para isang sanggawaan lang. Tapos, isa lang yung gamit na dala-dala mo. Oo. Ayan. So, Sir Reynaldo, ayan. Antayin po natin mamaya ang contact ni Sir Ed. Gusto niyo siya makokontak para kung may katanungan ka,
sasagutin ka po niya. Okay, Sir Ed, moving forward po tayo. Galing kay Rosalinda o Laso. Okay, panaginip. I dreamt of money while I'm giving it to someone. It increases. So yun daw, what does it mean? So habang nanginginip okay. siya, namibigay siya ng pera. Namibigay siya ng pera habang tapos dumami yung pera. Okay, that's good po, ano, that's positive. Kasi it spoke about karma. So etong tao na to, na naginip ng pera, tapos ipinamibigay niya yung pera, instead na mabawasan, na dadagdagan, that's good. Good karma po yung babalik sa inyo. So why not try giving something, kahit po hindi money. Kasi kumbaga, kind words, enough na po yan. Tapos ang babalik sa'yo dyan, kung ano yung kailangan mo. So maganda po yung panaginip, maganda yung dreams, it's completely positive. Kasi yung pera, supposed to be, kung ang panaginip mo lang ay pera at kinikip mo lang yung pera, that's greediness. So ibig sabihin, hindi po good karma. Pero ito sa ginagawa niya, yung result mismo dun sa panaginip niya, good karma agad. Kumbaga parang nagbibigay ng mensahe na you're doing good, may darating na sa iyo maganda. Yeah, you're doing good, tuloy mo lang yan kasi hindi mauubos siya, dadami pa yan. Aww, ang ganda naman, may assurance ka, ate girl. Okay, eto naman po, Sir Ed. Aha, last na natin. Tapos may gusto ko tanungin. Pagbigyan nyo na ako, bihira ako magtanong eh. Ayan, ask ko po, maging successful ba yung napagsimulan kong business na pagiging rice dealer galing kay Jaycel Magno, July 24, 1994? Oh, kailan kita? Rice dealer. Okay. Magbangus na kayo. itong rice dealer po na negosyo niya, no? Okay naman po, kaya lang ang nakita ko lang na magiging problema dito kung ipagkakatiwala mo sa iba. Kumbaga, maging ano ka, maging personalized dun sa iyong business. So, medyo hawakan mo muna ng mahigpit yung negosyo mo hanggang maging very, very stable siya. Siya okay, yung business, naman. Yes. Kasi may nakita ko dito ng problema with other person. So, that's why sabi ko nga, wag muna niyang ipagtitiwala o ibibigay yung full responsibility sa ibang tao. Ay, ano, tiwala, oo, tama. Yes. Okay. Pero okay yung negosyo, okay sa kanya yun. Okay. Hi, okay. Ganda-ganda naman ang mga readings natin for tonight. Ayan, Sir Ed, ako, paisa lang talaga ako. Sa mga listeners, pagpasensyahan nyo na, alam nyo namang bihira ako magtanong. Sir Ed, eto, may panaginip po kasi ako. Eto na naman tayo sa panaginip, okay. Sir Ed. Napakarami po panaginip. Okay, at okay. Ang panaginip ko raw, parang lumipat na raw kami ng bahay. So kasama ko okay. si mama, yung asawa ko, yung anak ko. Tapos yung bahay, parang nasa, tapos parang bigla ako may mga kaibigan sa neighborhood. Sa mga parang kapitbahay, naging kaibigan ko agad. Tapos inaayos, nalilipat na ng gamit, gano'n. Tapos tuwang-tuwa daw ako sa bahay kasi yun yung bahay na parang yung stable na bahay. Parang yun na yung bahay yes. na binili na, gano'n. Ano okay, ibig okay. sabihin mo? Kaya nasa bundok okay. siya eh, parang... exclusive okay. village, parang gano'n yung dating, tapos parang alam mong nasa mataas na lugar. Okay. Una, pinapakita nung dreams na you're about to reach yung pangarap mo. You're about to reach yung pangarap mo at you're going there. Kumbaga, you're on the right track. Papunta doon sa pinapangarap mo. So yun yung unang pinapakita niya. Kasi kung mapapansin mo, bakit yung bahay of all the places, bakit sa may bundok? Kasi yung mountain signifies yung mga pangarap mo. Yun yung ano, kumbaga paakyat ka doon sa pangarap mo. Yun yung ang simbolo niya. Tapos, yung bahay naman is the symbol of the whole family. Ibig sabihin, you're reaching your goal not for yourself but for the whole family. Yeah. Tapos yung mga neighbors mo,
eto naman yung mga taong nakapaligid sa iyo while you are reaching your dreams. So ibig sabihin, lahat sila nakatulong sa iyo. Pero bigyan mo ako ng isang scenario na ano pa ang nakita mo sa paligid? Bakuno, yun nga, parang ano ba, Antipolo, parang exclusive village sa Antipolo. Parang ganun yung pakiramdam ko na may mga puno, maaliwalas, tapos kausap ko yung mga kasama ko, tapos basta sa bahay, namimili na ako ng mga kwarto ni Mama, ni Charlie, ganun. Basta syempre yung pastor sa akin. yung biyahe ba, papunta doon, nakita mo? Or, kumbaga, inasnap, nandun ka na sa area? Nandun na ako sa area. Okay, so walang travel na nangyari, hindi pinakita yung daanan. Di po. Basta okay. May mga gamit na paparating. Parang nandun na ako, inaasikaso ko na, tapos yung mga gamit, dumating na may mga truck na, tapos nagbababa na sila ng gamit, ganon. Yan. Okay, so ang hindi naka-reveal this time sa dreams mo are the obstacle para makarating doon. Yun lang yung hindi naka-reveal. So, ito na yung, kumbaga, this is the time na sasabihin ko sa'yo na you have to be vigilant o mapagbantay. Kasi, the dreams, yung dreams mo, malapit na. Konti na lang. Kumbaga, kung meron kang pinag-iipunan, malapit mo nang makuha yung pinag-iipunan mo. Kaya lang, yung road papunta doon, yun yung question mark. Kasi hindi mo nakita. Yes, hindi yes. Hindi pinakita sa'yo. Gano'ng kahirap. Yes. Hindi natin alam kung nagkaroon ba ng aberya yung biyahin nyo, kung bakit nahuli yung mga gamit na dumating, bakit hindi kayo sabay-sabay. So, di ba? Kaya nakita mo lang, nagbababa na ng mga gamit. So, ang question is, bakit hindi sabay-sabay dumating kung lilipat naman pala? So, ibig sabihin, may question mark within dun sa time frame ng pagbiyahe. Ayan. So, in life, sa'yo, ang sinasabi niyan, sinisignifies niyan is maging vigilant ka. Bantayan mo yung mga possible na mangyayari o pangyayari na connected dun sa pinapangarap mo. Okay. Ayan, Sir Ed. Sige. Ipagpatuloy natin to, Sir Ed. Pero Sir Ed, ayan po ba, saan ka po ba nila makakontakt for more information? Yes. pwede po kayong mag-message dun sa aking Facebook page sa Ed Caluwag Pinoy Paranormal. And then, tapos pwede rin po kayong mag-subscribe sa YouTube channel ko, The Ed Files Official. And sooner, by probably next month, meron na po akong pwesto na kahit bahay lang siya, pwede na po akong mag-accept ng client. So dito po ay manggagamot po ulit ako. Manggagamot po ulit ako, spiritual, gamutan ng mga nakulam, nababarang, anything. And also, yung holistic healing. Ayan, okay, Sir Ed. So, Facebook page lang po. Ayan, so Sir Ed, tapos na po ang oras natin. Until next week, kung pwede po kayo ulit. Maraming yes, salamat, hopefully, Sir Ed. Hopefully, always welcome po. Salamat po at maraming salamat. At saka, keep the faith po para sa lahat. Ingat-ingat po tayo. Yes, maraming salamat, Sir Ed. At ayan, so magpapasalamat na ako sa lahat ng tumulong sa atin. Sir Junaguba, Ariam, tama ba? Sancho. O, di ba? Ate, yes. Ito, lagi ako nabubulong sa pangalan mo. Yesin Ludovico, Elaine Di Malanta, Jessa Barameda. Next program na po, Ate Juday. Dear Ate Juday with Judith Estrada Lariño. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Abangan din tomorrow. Usapang mag-asawa kasama si Pangaro Tabao, 8 to 9 p.m. Muli, ito po Pangaro Tabao Live, Mystic Mondays. Magandang gabi po sa ating lahat. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abao sa Pangga Ruth Abao Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ